deep of the night. Jesus, na poong mahal, na sa atin ay bilang upang tanay paglingkuran. Sanay ng kapalian, inibig niya tayo at pinalaya sa ating mga sala. Ginawa niya tayong sanlibig, naglilingkod sa Diyos Ama bilang mga saserdote. Poong mahal, na sa atin ay umirang upang tanan paglingkuran. Sanay ng kaparian, anak ng tao'y dumating paglilingkod ang siyang layunin, hindi para mapalipin, kundi upang maihain ang kanyang buhay sa atin. Purihin at ipagdangal si Jesus na poong mahal, na sa atin ay umirang upang tanay paglingkuran. Sanay ng kapalian. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang araw na ito ay pagpapasalamat sa Diyos para sa ikaisang taon ng pagkapari na Kanyang ipinagkaloob sa inyong lingkod at sa akin pong mga tatlo pang kasama dito. Samahan niyo po kami sa pagpapasalamat sa Panginoon na siyang humirang sa amin bilang paring lingkod ng kanyang banal na simbahan. At nawa, lalo pang umunlad sa kabanalan ng simbahan sa paghirang niya ng marami pang mga pari at mga laikong lingkod sa kanyang simbahan. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo at kaawaan at ang Espiritu Santo ay gawin mong sumilay sa aming kalooban upang ang iniatas mong paglilingkod ay marapat naming magampanan. Ang iyong sambayanan ay matapat naming paglilingkuran at ang iyong pag-ibig ay lagi naming mapangatawanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok, daragsa sa kanyang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Diyos. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo sa bahayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, "Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem." Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, magandang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon dinaroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masataya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang Poon, yao'y idalangin. Ang mga gmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapaan ay laging sumaiyo. Dahilan sa templo ng Poon, ating Diyos, ang aking dalangi, umunlad ng lubos.
masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Halina't kami sa gipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningning. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nakaratay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno, at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito," at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito, at sinabi sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo, na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng maganda. Ganda lang, no? Kahit gwapo yan, maganda pa rin yan sa paningin ng Diyos. Kahit hindi maganda sa paningin ng tao. Marahil po ay nagtataka kayo bakit naririto kaming sinasamahan namin si Father Chris sa pagdiriwang ng kanyang unang anibersaryo sa pagkapari. Dahil sa awa at malasakit ng Diyos, pinag-uubra pa rin kami na kaisang taon na bilang mga pari ni Kristo. At lahat ay ibinabalik namin sa Diyos, tanda ng pasasalamat sa biyayang ipinagkakaloob niya sa amin. Naalala ko, laging mahigpit na bilin sa amin ng mga paring tagahubog namin sa seminaryo, walang napapahamak sa taong marunong sumunod. Walang nagkakamali, walang nahuhulog sa taong marunong sumunod. Hindi man perpekto,
madalas man nagkakamali at natitisod, pero mas mabuti pa rin ang sumunod. Dahil ang sinusundan ay isang Diyos na nagkatawang tao na marunong ring sumunod kahit hanggang sa krus. Ang pagkapari po namin ay bunga ng awa at malasakit sa amin ng Diyos. Wala ni isa sa amin ang karapat-dapat, subalit pinaging dapat at pinag-uubra at mga kinahabagan lang ng Diyos, kaya nakapaglilingkod sa Kanya. Ang pagkapari namin ay bunga ng maraming taon ng pagsunod sa tinig ng Diyos na tumawag sa amin para sumunod sa Kanya. Sa isang taon ng paglalakbay namin bilang pari, maraming pagkakataon din ho na sinubok din ang pagsunod namin kay Jesus. Pero nang dahil sa katapatan ng Diyos, sa Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa amin, hindi nanlamya ang ningas ng pag-asa na laging tumindig at tumayo kapag pinanghihinaan na ng loob. Katulad ng pananampalataya ng senturyon sa Ebanghelyo, batid niyang hindi siya karapat-dapat, pero dahil nanalig siya na makapangyarihan ang salita ni Jesus, sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Nang dahil sa salita ni Jesus, naging posible ang tila imposible. Ang salita ni Jesus Nazareno ay nakapagbibigay pag-asa, nakapaglalak, nakapagpapalakas ng loob kahit minsan gusto mo nang sumuko. Ito ho ang pinanghawakan din naming salita nitong mga nagdaang buwan at nagdaang taon. Ang salita ni Jesus Nazareno na laging nagpapaalaala na merong kaming sandigan, merong kalakbay, merong magbibigay ng ningas ng pag-asa sa mga panahong mahina kami. At marahil ay sana panghawakan din natin ang pag-asang ibinibigay ni Jesus Nazareno. Dahil tapat si Jesus sa kanyang salita at hinding-hindi ito kailanman magkakabula. Dahil ang bawat isa sa atin dito, mahal at malapit sa puso ni Jesus Nazareno. Katulad ng pananampalataya ng senturyon, manalig at magtiwala lamang tayo na kaya niyang gawing posible ang mga bagay na tila imposible sa mata ng tao. Kaya sa pagpapatuloy ng banal na misa, humihingi ho kami ng inyong panalangin. Maraming bigas pa kaming kakainin. Siguro makita nyo, iba sa amin, malaki na, katulad ko, malaki na. Pero totoo ho yan. Maraming bigas pa ho kaming kakainin dahil malayo at mahaba pa ang paglalakbay. Sana patuloy nyo kaming isama sa inyong panalangin na bagamat hindi kami karapat-dapat, pero nang dahil sa awa at malasakit ni Jesus Nazareno, araw-araw kaming pinagiging dapat dahil mahal niya kami.
Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos ang ating Ama o na ating Ama na ang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya na mabunga ng kapakinabangan para sa atin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa atin. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila at mga may sakit, naway paginhawahin ang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating na mayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinananabikan nilang makapiling. Manalangin tayo. Diyos ng awa, tinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakakadaupang palad namin. Ilapit nawa kami ng panahong ito ng Adbyento sa iyo at sa isa't isa habang masaya namin hinihintay ng may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tunay kapayapaan
ang taglay manahan sa aming buhay. Ang Inoong Diyos Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo, pati puso namin isip inataas sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihanda at tunghayan mo si Kristo na siyang pari at hain sa dambana upang akong katambal niya sa tungkulin ay maging handog na masanghaya sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ang mga parang kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Nagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal,
ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagpakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement, inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno
sa ating parish-wide Advent Recollection bukas, December 3, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Joseph Don Saldivar, formator San Carlos Seminary, Makati City. Makaisa po tayo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na December 5, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno novena booklet. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang sa pagkain iyong bigay at sa kalis ng bagong tipan, naway matapat kitang mapaglingkuran at lubos kong maiukol ang aking buhay sa kapakanan ng sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sandali. Sa ngala ng pamayanan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ating binabati ang mga may anibersaryo ngayon sa kanilang unang taon sa pagkapari. Kaya mapapansin niyo po ay amoy langit pa sila, no? Dahil isang taon pa lang ho silang pari, no? At sila ay puspos pa rin ng biyaya. At ipagdasal po natin, gaya ng sabi ni Father Kim, ay pagsunod ay ito ang daan tungo sa biyaya ng Diyos. At tamang-tama sa kanilang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo, nandito ang imahe ng Nuestra Señora de Guia na galing sa ermita na nagpapaalala sa atin sa daan ng pagsunod kay Jesus Nazareno ay ang mahal na birhen, ang ating gabay, ang ating inspirasyon, ang ating tagadasal at ang laging handang tumukod, sumaklolo, humila sa atin kapag kailangan tayong sumunod papalapit kay Jesus Nazareno. At ito ang dasal natin kay Father Jess Madrid, Father Adrian Albert David, Father Kim Joshua Bibon, at wala lang ho ngayon si Father Oman, no? Gandia, at syempre ang ating kasakasama dito, isa sa mga best vicars in the world, Father Chris Crucero. Happy anniversary sa kanila at patuloy natin ipagdasal na sila'y maging mga tapat. No, hindi lang ho masipag, hindi lang ho magaling, hindi lang mahusay, kundi ipagdasal niyo po kaming lahat ng mga pari maging banal at tapat na alagad ni Jesus Nazareno. Kaya't
sa araw na ito, bago kayo umalis ng simbahang ito, kahit isang abaginong Maria lang po, ialay nyo po para sa mga pari, lalo na sa ating nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Kaya't muli, Father Chris, salamat sa iyong paglingkod. Si Father Robert, sana ang pagkasalitain ko dito, no? Pero baka iba masabi sa iyo. Kaya, happy anniversary. At hangad namin na sana ang paglagi mo dito sa Quiapo ay naging mabunga. Gaya nung kay Father Jess, sana, no? Nung siya ay nandito. No? At yung nagsalita po kanina, abangan nyo po, siya naman ang susunod na kabanata, no? Dito sa atin sa Quiapo, no? Kaya pagdasal po natin na lalo silang lumago sa biyaya ng Panginoon. Muli, happy anniversary at laging pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ay, wag po muna. Sorry. Magpapasalamat. Okay lang po ba? Gusto ko rin po magpasalamat no unang-una sa ating kung laging sinasabi ni Father June na meron siyang best parochial vicars, eh talagang sasabihin ko with all honesty and confidence, meron tayong best rector and parish priest kay Father June. Maraming salamat po, Father. Hindi ako nang babarbero. And sa ating homilies, si Father Kim Bibon, welcome to Quiapo Church. No, ganun din, kilalang-kilala nyo naman ng lahat, si Father Jess and si Father Adrian. Kasama ko rin po dito, ano, kasama natin dito sa Quiapo, kapatid ko sa LRMS, si Father Robert Arellano, LRMS. Buti na lang po talaga hindi na siya nagsalita. Kung alam nyo lang kung anong sinabi niya kahapon. Nandito rin po ang dating SD ko for 7 years, si Father Jomar Burgos. At yung kapitbahay natin sa San Jose de Trozo, Father Tom Kalingasan. Also from St. Peter the Apostle Parish, nakakasama natin sa confession dito si Father Bert Pavilio. And of course, kapitbahay natin dyan, si Father Paul Medina. No, sabi nga ni Father Kim kanina, ay kasama ko din pala, sorry, ang aking family, kamag-anak, mga taga Our Lady of Fatima Parish, sila po. Yan, tayo naman po kayo yung mga tinawag ko. Tayo kayo saglit. Yan, para ma-recognize. Yung family ko po, tsaka yung mga taga OLFPP. Maraming salamat po sa inyo. Sabi nga kanina ni Father Kim, ano, wala na, yung imposible parang nagiging, o hindi parang nagiging posible sa Nazareno, nagiging posible sa Diyos. Dahil 19 years ago, sino ba naman mag-aakala parang imposible na lagi lang akong nandun sa may likod, nagkukumpisal, nagsisimba, and 19 years later, nandito na, nagmimisa sa inyo. At ang lahat ng iyon ay utang ko sa Diyos, utang ko sa poong Jesus Nazareno. Kaya po lagi nyo kami pa rin ipagdasal. Maraming maraming salamat po sa inyo. Totoo na po, magsitayo na po ang lahat. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan, lalo na mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dasalin at imahen na kanilang daladala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Sa bayan ng Diyos,
Kailanman, pari magpapalad.